Ngayong araw po ay sinabi ng Malacañang na ang pamahalaan ay dapat nagpakita ng excellent management, ng excellent daw na pamamahala ha sa COVID-19 pandemic. Ha? Mga kaibigan, dahil po ito sa nalalapit na anibersaryo na nga ng pagkakadeklara ng lockdown dito sa Pilipinas, na kung saan po, mga kaibigan, lupasay ha, ang lahat ng kabuhayan dito sa Pilipinas. Kasama na yung mga negosyo, lalo-lalo na yung mga mahihirap. Ano po? Ang sabi, we were excellent. Oh, na-control po natin ang pagkalat ng sakit. Naku po, lalong-lalo na kung ikukumpara tayo sa mas mayayaman at mga bansa na mas marami at moderno ng ospital. Ang ospital, yan ang sabi ha, sa press briefing ng tagapambastos ni Pangulong Digongyo na si Hayri Mantica Roque, mga kaibigan. Pero itong mga sinabing ito na pinupuri nila, sarili na lang nila ang pumupuri sa kanila mismo. Kasi wala nang, walang nagsasabi ng maganda, di ba? At alam naman natin, hindi naman kailangan sabihin pa kung ano dinanas natin, di ba? Dito sa ilalim ng pandemyang ito ha, at ng pamamahala, pagtugon ng pamahalaan ha, yung response na tinatawag, at tayo na rin ang makapagsasabing ginutom tayo, pinahirapan tayo, at kung kailan po mayroong pandemya, nagtaasan ang mga bilihin. Ano po? Yan ang dinanas ng mga Pilipino at pinagbalakan pa na sabay-sabayin. Ha, pati ang paniningil ng kung ano-ano. Katulad nung MBIC ha, na itinayo nila sa pamamagitan ng batas na ipinaprivatize yung motor vehicle inspection. Mga kaibigan, so ito, basahin natin yung iba pang sinasabi tungkol sa pagpuri nila sa sarili nila. I think I will maintain that it has been excellent management. Ha? Ba, maninindigan pa eh, oh, na excellent daw yung management o pamamahala. Ha? We regret that people died, but this is a pandemic. And we all know how to prevent these deaths. Oh, mga kaibigan, ayan ang sabi, ano po, ha? Saan pa ba sinasabi nila? Bueno, mga kaibigan, alam nating lahat na ito'y hindi totoo. Ang binobola nitong mga taong ito'y sarili nila. Ano po, ha? Nung isang buwan lamang, kung matatandaan po ninyo, last month, ha? Merong inilabas na pag-aaral ang ASEAN Studies Center. Ha? Isang pag-aaral ng ASEAN Studies Center of the Isaias Yusof Ishak Institute in Singapore. Oh, mga kaibigan, ano sabi sa pag-aaral? Ang Pilipinas anya bagsak, pinakamababa ha, ang gobyerno ng Pilipinas sa pag-responde ha, laban sa COVID-19 sa mga bansa dito po sa ASEAN. Isipin ninyo, ilang bansa yan? Ang daming bansa niyan dito sa ASEAN countries. Mga kaibigan, na
ang Pilipinas po ay kulelat. Ha? O yan, kasasabi lang nung isang buwan, paanong, saan kaya nang hiram ng kapal ng mukha itong si Roque, mga kaibigan? Ha? Talagang ano na to eh. Hindi na tinatabla, bulletproof na mukha nito eh. Sa kakapalan, ha? Sa sobrang kapal, mga kaibigan. Akalain mo, excellent daw yung grado nila sa sarili nila. Excellent. Hindi man lang, parang yung survey din nung kwan, nung Pulse Asia, di ba? Ano sabi? 92% daw ang trust rating ni President Digong nyo, mga kaibigan. Oh, eh, puro hindi totoo eh. Ah, nakalagay nga rito, the Philippine, however, so far amassed a total of 13.34 billion. Ande, sila pala, oh, sabi nila, sa balita ito eh. 13.34 billion dollars or approximately 640.96 billion in loans. Yan, inutang ng Pilipinas, ha, para sa COVID-19 response. Sipin ninyo yan, ang laki nung inutang na pera. Ayon nyo yan sa data ng Department of Finance as of December 15, 2020. Gobyerno yan, record ng gobyerno mismo yan. The amount of loans nearly doubled since July 1st, 2020 when total government loans for COVID-19 response stood at 7.73 billion dollars. Mga kaibigan, at sa ating pera ay katumbas ng 371.67 billion. Oh. Ang sabi pa ni Roque, tama raw ang ginawa ng gobyerno sa pagkakadeklara, ha, sa tamang oras, ha, ng lockdown para mapabagal ang paghawa ng COVID-19 noong mid-year o mid-March last year. Eh kung kayo po sumubaybay sa programa natin simula February 1, ha, basta unang araw o unang linggo ng February, eh tayo po'y gabi-gabi na nating ipinananawagan sa radyo. Nung nandun pa tayo sa Radyo Tuta, isang radyo. Araw o gabi-gabi, nananawagan tayo sa gobyerno, ha, na ideklara na ang lockdown. Gawin na nating barometro yung mga ipinatutupad sa ibang bansa. Nauna ang lahat ng bansa. Tayo po ang huling nagdeklara ng lockdown. Ha? Mga kaibigan, bakit ko natatandaan? Sapagkat umuwi tayo, umalis tayo, lumabas tayo sandali ng bansa eh. Noong January 15, nakabalik tayo katapusan. So tayo po ay nagbalik sa radyo ng mga unang araw ng Pebrero. Ha? Hindi ko matiyak kung February 1. At simula noon, or the following day, ipinananawagan na natin gabi-gabi. Nagawin na natin, huwag na nating antayin na lumala, di ba? Siguro mas maganda habang ang kaso dito sa Pilipinas ay
Yung natatanda ninyo yung incheck na mag-asawa, di ba? Sa kwan, sa Jose Reyes Memorial Medical Center, di ba? Dinala yung mag-asawa na incheck China, from mainland China, mga kaibigan. O kundi man mag-asawa yun eh, mag-partner, mga kaibigan. Noon pa lang, gabi-gabi na yan, ha? Akalain ninyo, umabot ng mahigit isang buwan, halos isang buwan at kalahati, ang ating panawagan bago tuluyang idiniklara dito sa Pilipinas ang lockdown. O ano sasabihin ninyong sinungaling talaga? Itong mga ito, harap-harapan kung magsinungaling, ano? Ha? Katulad nung sasabihin mo, kwan, excellent. Eh sabi nga very poor. Ha? Ang response ng Pilipinas laban sa COVID-19. At ang sinabi pa sa mga report na lumabas, yun ay dahil sa corruption. Ang inuuna po ay corruption, mga kaibigan, kesa isalba ang ating bansa at ang ating mga mamamayan. Ngayon, naalala ko yung alalahanin ninyo kasi mag-aanibersaryo, di ba? Katulad ng mga okasyon pag mag-aanibersaryo, ginugunita natin ang mga pangyayari, hindi ba? Hindi sila nagdeklara agad. Tayo yung pinakahuli na nagdeklara. Ha? Nung marami na po ang kaso at saka lamang napilitan silang magdeklara na. At kung matatandaan ninyo yung mga unang pahayag na pinakawala ni Presidente Digong nyo, ano sabi niya? Huwag kayo maniwala dyan, sampalin ko yung COVID eh. Di ba? Hindi siya naniniwala. Wala yan. Sabi nga, virus. Yan daw virus, sampalin niya raw yan eh. Mga kaibigan. Di ba? Totoo yan eh. Hindi sila naniniwala. Kaya lumaganap ang COVID dito sa Pilipinas. Dahil kung noong Pebrero pa lang, mga kaibigan, unang magkaroon pa lang ng kaso ay gumawa na kaagad ng hakbang ang gobyerno. Yun yung tamang magpatupad ka ng lockdown eh. Wala eh. Pinatagal nila ng pinatagal. Hindi raw siya naniniwala, mga kaibigan, na parang hindi totoo yung virus, sabi niya, di ba? Sasampalin niya raw yung virus. Natatandaan niyo ba yun? Mga kaibigan? Tapos sasabihin mo, excellent management, ang daming namatay dito. Ang talagang excellent, yung report ng binanggit natin kanina, yung nakabase sa one sa Singapore na ASEAN Study Center of the Isaias Yusof Ishak Institute sa Singapore yan, mga kaibigan. Majority raw ng 53.7% ng respondents mula sa Pilipinas ay nagpahayag ng kanilang disapproval of the current administration's pandemic response. Kaya nga, ito eh, mga kaibigan, ha? Bakit natin sinasabing hindi dapat paniwalaan ng survey? Ha? Hindi dapat paniwalaan, pero hindi rin tayo dapat maging kampante. Alam nyo kung bakit? Yung survey nila, baliktad eh. Ito, totoong study. Bakit? Kasi wala namang interest ito eh. Di ba? Ano ba interest nila? Tsaka, hindi lang ikaw ang pinag-aralan. Lahat ng bansa
sa Southeast Asia. Ayan, oh. Gumawa sila ng survey report na ang pamagat ay The State of Southeast Asia 2021. Yun nga, nirelease. Ang sabi, 53.7% ng natanong nila yung respondents mula sa Pilipinas ay nagpahayag ng disapproval. O, tinanong yung mga tao rito eh. At dun sa natanong nila, 53.7 ang nagpahayag na dismayado sa pandemic response ng kasalukuyang administrasyon. At sa kabuuan daw po ay napagalaman sa survey na isinagawa nitong, inuulit ko na lang ito eh. Nabasa na natin ito last month eh, noong February. The survey found, natuklasan ng sa isinagawang survey na 17.9% ng mga Pilipino ang nagsabi they strongly disapprove. Mga kaibigan, mas masahol pa sa disapprove lang. Ito'y strongly, mga kaibigan, of the government's measures against COVID-19. Sa katunayan, tayo nga po ang may pinakamahabang lockdown. At ngayon, tayo pa rin ang kulelat sa bakuna, mga kaibigan. Ilan na ba ang nagpapabakuna? Kailan dumating ang bakuna? Di ba? Mga kaibigan, puro daldalan lang pala rito ng daldalan. Kung paanong nagdaldalan at tumatagal tayo sa bakuna, mga kaibigan, ganun din ang nangyari nung simula, matagal din ang naging hakbang ng gobyerno. At ang katunayan nga ngayon, katakot-takot ang laki ng pagtaas ngayon, di ba? Ang laki. Biglang laki. Ayaw nilang aminin na ito'y second wave, mga kaibigan. Ha? Di ba? Ang Pasay ni lockdown. Itong National Capital Region, malala sa Pasay. Pagkatapos, si Mayor Isiorme Isko ay nagdeklara na ng lockdown sa ilang distrito sa Maynila kasama ang First District. Hindi ba sinasabi nga natin na pumunta ka sa Tondo eh, parang walang COVID. Ang tao, labasan, lakaran, mga kaibigan. District 1 eh. District 1 kami. Kaya pag napupunta tayo ro, no, sipin ninyo, ang mga tao walang face mask. Hindi nila alam na siguro na marami sa kanila, hindi nila napapansin na meron silang COVID. Kaya, ang tendency niyan, katulad nung nangyari sa Pasay, ganyan din sa Pasay eh. Sa katunayan, sa Pasay, marami ng bukas na establishmento eh. Meron pa nga ron yung may mga naguhubad eh, bukas na rin eh, sa Pasay. Yung mga naguhubad na bar, buti pa yung may naguhubad na bar, bukas eh. Yung kumakanta, wala eh. Ngayon, di ba lahat ng variant nandiyan sa Pasay, variant ng Brazil, variant ng Africa, variant ng UK, natuklasan, meron sa Pasay eh. Kaya yung halos yung buong Pasay, ni-lockdown. Mga kaibigan. At sa Maynila ngayon, nag-lockdown. Ang District 1, kung hindi ngayon, bukas ila-lockdown na. Mga kaibigan, dahil sa
biglang paglobo. Hindi pa natin nalalaman sa ibang lugar, di ba? Paano mo sasabihin excellent? Ha? Oh. At dito lang sa atin, kung gugunitain natin itong one, ang daming pinatupad dito, di ba? Ang daming nung lumuwag na, nung pagkatapos ng ECQ, di ba yun yung pinakamahigpit? Yun ba yung mahigpit? Yung ECQ? Ha? Oh, yun ang pinakamahigpit eh. Nung magluwag na, napunta tayo sa ano tawag nito? MECQ, di ba? MECQ. Ang gulo-gulo kasi. Hindi na lang sinabing code 1, code 2, 3, di ba? Ganun lang dapat eh. Parang yung alert, di ba? Alert level ng kung ano-ano, di ba? Sa bagyo, oh, ganun, di ba? Eh ang hirap tandaan eh. Oh, nung ang dami, di ba? Pinakamahigpit dito ang mga ipinatupad. Mga kaibigan na patakaran sa Pilipinas, pinakamahigpit. Oh. Pasalamatan natin yung mga tao. Kasi maraming sumunod eh. Yung lumalabag, ano lang yun eh. Kung ikukumpara mo sa sumunod, mas marami yung sumunod kaysa sa lumabag, mga kaibigan. Kung konti na nga yung lumalabag kasi nung nagugutom na, wala namang tinutulong ang gobyerno, mga kaibigan, eh meron nagtinda, binugbog, di ba? Diyan sa Quezon City, yung isang retired military, wala namang barrel, pinatay nila. Dahil lang sa paglabag sa protocol. Pagkatapos, simula nung merong pinatutupad na ganyan, eh may ang mga lumabag sa batas na hindi napanagot, eh yung mga kwan, mga public official. Di ba? Oh, silang nagpapatupad, sila rin ang lumabag sa batas. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Akala nyo ba yung mga kasinungalingan ninyo eh? Basta ganyan lang, naloloko ninyo mga tao? Hindi. Sabi nga eh, lahat ng tao sa mundo pwede mong lokohin. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Makakapanloko ka. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Oh, pag nakapanloko ka na, nabisto ka na. Wala naman pala kayong kakayahan. Ni isa sa mga sinabi ninyo, hindi niyo natupad. Nasa pandemya tayo, nawawala ang mga pera. Walang natanggap na tulong ang mga mamamayan. Hindi na nga natulungan, nagmahalang pambilihin kung ano-ano pa mga pinatupad. Eh sabi nga sa inyo, yung face shield na yan, galing China yan eh. Isipin mo magkano binibenta dito yan. Oh. Kaya nga magkano? Ha? 5 piso. Oh, eh baka piso lang sa China 'yan eh. Kasi sa dami ng kanilang kwan eh. Ha? Hindi mas malaki pa kinikita ng mga nagbebenta niyan dito. Ang nakikinabang diyan, asawa raw ng isang mataas na opisyal na nakadikit kay Digong. Si Lapid, umabanan. Lapid Fire! Kasi ngayon, nauubusan na tayo ng mga taong paniniwala natin. Meron nga ngayon si... Meron tayo pa si... Hindi naman siya member ng... ng Constitutional Commission. Kasi CONCOM ito eh. Constitutional Commission naman itong
gumawa ng 1987 sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Pero meron tayong Justice Carpio ngayon, mga kaibigan, na natitira. At hindi lang natitira, kundi nangunguna sa pakikipaglaban sa ating mga teritoryo at sa ating saligang batas. Si Justice Antonio Carpio. Eh, sabi ko nga nung kausap ko kanina, kasi nasabi ko na sana kung merong eleksyon, tumakbo si Justice Antonio Carpio kahit anong posisyon, sapagkat napakalaki ng kanyang magagawa kung siya ay nasa pwesto, magagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang senador, vice president. Kaya lang ang sabi nung kausap natin, ang mga butante kasing Pilipino, ayaw bumoto ng ganyang klase ng tao. Ang iboboto pa niya si Erap. Tingnan mo si Erap, binoboto. Kasi nagbabayad ng boto. Ang sama, hindi ba? Pero itong eleksyon na ito, ramdam na natin wala na silang pagkukuna ng boto Yun na lamang mga idiot na nakinabang at makikinabang sa pagtakbo nila. Hindi ba? Mga kaibigan. Pero tanungin mo OFW, meron pa ba? Wala, imbento na lang yung mga ngayon. Di ba biglang tumahimik na yung mga OFW? Pinangakuan la, di ba? 2 years daw wala nang magtatrabaho sa ibang bansa. Natupad ho ba, mga kaibigan? Bueno. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Secretary Lorenzana. Mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas dito sa bayan ko.